Pangulong Ferdinand Marcos ay nakasakay sa chopper at kasalukuyang iniikot ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Karding at nagsasagawa sila ng aerial inspection kasama ang DSWD Secretary at DOST Secretary na si Renato Solidum. Ating ay babalita ito dahil na trending na naman sa balita yung mga social media accounts na laging namumuna kung asan na naman ang pamahalaan ng Ferdinand Marcos pagpanahon ng kalamidad. Kaya huwag kayong magsamagaling na mga kayong magkukomentaryo dahil dyan nakikita nyo ang Pangulong Ferdinand Marcos na nasa chopper, umiikot, andyan, nakatutok sa camera. Kaya kayo ay laging namumuna, ay wala kayong magawa sa inyong mga buhay. Kaya tingnan nyo, laging nakatutok ang mga camera kahit PBBM. No, I think what we need to do now is to assess what the are. So can we hear from this report ninyo from the areas na in Yes, sir. Good morning, Mr. President, and of fellow cabinet members. Good morning. As of 1 a.m. this morning, sir, I was informed already that food packs were distributed in several evacuation centers since last night. We have a preposition food, food items, and non-food items in different areas. How many people are still in the evacuation centers? Sir, we're very close with the OCD, 10,000 to about 13,000 families. That's the same as yes, sir, because of the preventive, preemptive evacuation. All right. So, kagabi pa lamang po, Mr. President, namimigay na po kami ng mga pagkain, including those stranded sa mga pier po, dyan sa Batangas Port, dyan po sa may Sursugon. Pinapakain din. Pinapakain na po ng DSWD, sir, kasi sinagot na po natin. As we speak, sir, nagdi-distribute na po ang DSWD na mga food sa mga iba't ibang evacuation centers this morning hanggang kagabi pa. May mga ilang problems lang po kami, sir. We need air assets. That's why I told Secretary Faustino I might borrow his helicopter or airplane, sir, to airlift some food items sa mga islands. Saan? Saan banda? Pulilio po. Island, other islands, sir. Catanduanes also, sir. We might need those air assets. What's the condition there? Anong report sa iyo doon sa yung Pulilio Island and then yung sa eastern side na unang tinamaan? Hindi ba po nakakababa yung regional director ko doon, sir? Yeah. We will Wala be flying pa, after this meeting, sir. Yeah. Antayin natin yung mga report nila. Actually, Mr. President, after this meeting, ano I'll yung be flying. Ano yung pinakamalapit mong storage na naka ano? Diyan po sa Quezon, sir. Quezon. So where? In Quezon province. Yes, sir. And then, we also have, sir, dito po sa National Regional Operations Center namin, NROC sa Pasay, sir. Yeah. We can bring it to the Air Force, to Villamor, so that they can airlift it to Pulilio Islands and several islands po around Quezon, around in Region 4. Anong i-airlift? What will they bring? Anong dala na sa airlift? Mga food packs, sir. Yung mga food boxes. At saka water, sir, like water. You have instructed me. Oh, so we purchase a water bottle, yes, sir. Opo. Yeah. Okay. So anong in your estimation sa inyong mga areas na talagang nangangailangan ng tulong? Region 4A, sir. Yung dinaanan po talaga yung truck ng typhoon. Metro Manila, we have evacuation centers in Marikina. Yeah. And Region 3, sir, yung talagang dinaanan po ng Typhoon Karding sa mga evacuation centers. Yun lang po yung nasa evacuation centers po yung problem natin. So, wala nang kailangan sa gipin? We don't have to rescue? So, wala, sir. Parang because I'm not getting reports of people that need to be rescued. Because of the preemptive evacuation. Because of the preemptive po. At saka, I think, sir, because of the experience, sir, sa mga typhoons before you, Landa, Odette. Tama. So, that's they learned the lesson, that, sir. Eh. So, pag nagbigay po ng warning ang LGU, correct, sumusunod po yung mga kababayan na natin, Mr. Very President, good, sir. All right. Thank you. Thank you, Secretary. Can we hear from the ILG? Ano bang report coming from our yes sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po, mahal na pangulo, no? At sa mga kasama ko po. Pakita ko lang po yung report ko sandali. Paki-load lang po.
Okay. Sa gusto ko sana ipakita, pinag-uusapan po natin yung preemptive evacuation. Ito po yung mga preparedness na ginawa. Next slide, please. Yan po ang sinundan po namin, yung track ng bagyo. Kung kaya't base po dyan sa tatlong sa listo, Alpha, Bravo, Charlie. Charlie, ito po yung mga lugar na malapit na tatamaan ng bagyo. Sila ay within, kung di ako nakakamali, a radius of 160 kilometers from the center. Kaya dyan po kami nag-concentrate. No? Pagkatapos, yung sumunod ay yung Bravo, which is 330 kilometers from the center, at yung Alpha. So, yan pong mga LGUs na yan ay sinabihan ng gusto at tinutukan po ng gusto. Next, please. So, yun yung mga preparedness before. Ito po yung mga ginawa ng ating mga gobernador, mga mayor, mga barangay captain, even before, no? Ito nga ho sa Bordeaux, si Helen Tan, 2 days before, nag-evacuate na ho siya at papakain na, no? Ito po sa Tuguegarao, pakibilisan lang yung mga, ano, maraming slides to, pakibilisan lang yung mga pictures. Ito po sa Aurora, even before, nagmi-meeting na po sila. Sige lang, ito sa Nueva Ecija, talagang pinagandaan po ito, no? Ito sa Cagayan, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Caloocan, no, kung saan-saan. Next. At ito naman po dito sa Aurora. Next. So, at saka continuous monitoring, kamukha po na sinasabi po natin, ang purpose po nito ay para ma-evacuate kagad yung mga tao at tinitignan yung mga lugar na talaga mabababa. Next, please. Sige, sige lang. Next. Sige lang sa Aurora. So, yan po yung mga ibang mga litrato po rito, no? So, the DILG, ang ginawa, ituloy-tuloy nyo lang, the DILG issued the necessary memoranda and advisories to all concerned LGUs to carry out the necessary preparedness action of Super Typhoon Carding in accordance with the list of protocols as but not limited to mobilization of barangay DRRMCs, implement preemptive or forced evacuation in areas with high to very high susceptibility of floods and landslides. On the LGU general preparedness measures, concerned LGUs have convened their respective local DRRMCs and conducted pre-disaster risk assessment PDRA meetings. Napaka-active po nila rito, yung mga chief executives po natin. And activated all concerned BDRRMCs and currently conducting preemptive force evacuations as well as informed punong barangays of weather advisories. Nagka-problema ba tayo sa evacuation na yung nagre-resist na ayaw umalis? Kung meron, sir, konting-konti lang po. Konti lang naman yata naiintindihan na nila na delikado. Oho. Ito po ang naging susi talaga, sir, evacuation. Tama po kayo. At hindi yan, pinaghandaan po pati mga tubig, mga baterya, kuryente, may mga tents na kagad din. Ano? At napakaganda naman ng preparasyon dahil nasanay na po eh. No? Eh makita nyo, halos bago pa yung mga tents ng iba. Sige lang, pakituloy lang yung pictures para makita ng presidente. So, nag-conduct din po ang DILG, tinawagan lahat ng mga governors, ang mga mayors, at nakakatuwa naman ang mga local chief executives sa CAR, halos 100% ang present, no, sa mga gantong pagpupulong. Sa NCR, ganun din. Sa Region 1, 96.8%. Sa Region 2, 94.6%. Region 3, 100%. Region 4A, 100%. Region 4B, 89%. Region 5, 94.7%. At as of 5 o'clock, tama po si General Faustino, yung pong number of evacuees ay nakalagay na rin po dito. Ito po mga preemptive evacuation from Abra, Kalinga, Mountain Province. Ang total po nito ay sa CAR ay 758. Sa Region 1 ay 821, sa La Union at Pangasinan. Ito po lugar ng Bangar, Alaminos, Alcala, Anda, Basista, Bayambang, Dagupan, Urbistundo. Sa Region 3, ito'y umabot ng 390, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Yan, yung chart na yan, yan na ngayon, sub 5 a.m. ata niya kalagay dyan. Yes, sir. Sub 5 a.m., yan ang evacuation natin. Yes, sir. Yan po ang nakuha po naming data. Para alam natin yung number. May breakdown din po kami per municipality, Mr. President. Sige lang. Oho. So, sige po. So, yan na po yun. Medyo mahaba-haba pa po itong mga breakdown. Hindi ko na po tatapusin. You go ahead. Kailangan pa natin malaman. We have to find out what's the situation. Yes, sir. So, sa Bulacan,
tapusin ko lang po, no, sa Aurora it's 25,358. Ito ang Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan, Dibakulaw. Sa Bulacan, kulang-kulang families, there are 1,985 families and 7,337 individuals. Ito yung mga lugar na angat, no, yung malalapit po sa mga dam, Balagtas, Baliwag, Bukawe, Bulacan, Doña, DRT, Giginto, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Plaridel, San Ildefonso, San Jose del Monte City, San Miguel, San Rafael, Santa Maria. Sa Nueva Ecija, ganun rin po, 1,031 families and 3,872 individuals. Sa Pampanga, 513 families and 2,127 individuals. Sa Tarlac, Zambales din po. Ito total ko na sa Region 4, ganun din po sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, and Rizal, hanggang Marinduque po and Roblon. And of course, sa NCR, kulang-kulang 33,043 individuals. At sa Camarines Norte po. No? So, overall, kung titignan po natin, napakaraming na preemptively evacuated. At importante, may sufficienteng pagkain, may tubig, at nakumbinsi ka agad lumipat. So, that explains, my Mr. President, halos walang fatality po tayo ngayon. Talaga napaghandaan po on the ground. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Thank you for that. All right. So that's more or less. Since we have the secretaries of the ICT and the energy, perhaps mabilis lang siguro yung, you can tell us the state. Yung sa ano, the secretary of the secretary Ivan Uy is here because one of the most important things is to establish immediately after a storm or the case to establish communications with the affected areas para alam natin kung what's happening, mas. And of course power, kaya nandito si Secretary Lutilia. I want to ask what we have been doing before, even before I took office, was pagka may disaster, nagpapadala kami ng mga na truck para mag-provide ng wifi, ng wifi connection. So let's ask Secretary Uy to update us on how that's going. Is that going to be a tendency that the typhoons develop so rapidly? Odette developed over 24 hours. It was not a type super typhoon, then boom, it was. This one the same. We went from signal number 2 to signal number 5 in a period of like 3 hours, 4 hours. Is that going to be the, you know, is that the trend? And yan ba, yan na yung climate change? Wala naman tayong ganyan noon eh. Matagal na tayong nagbabantay ng bagyo. It's not, doesn't, hindi ganyan. Oh well, okay, so that's something that we have to deal with. I saw some reports about some of the dams na were releasing water. And I cannot forget the experience that we had in Cagayan Valley a few months ago, almost a year ago, na nagbitaw ang magat, and then nagkabaha-baha. So can we hear who can tell us what the situation is there and what are we doing? I understand you may have to release water, but how are we making sure that we are not flooding the, you know, the downstream? Yes, Mr. President. Bago po dumaan yung bagyo sa... You identify yourself and what your agency is. Administrator Vic Malano, Pag-asa po. Meron po akong ano dito, data from our office, na bago po dumating yung bagyong si Carding, eh, nag-preemptive release po yung magat kasi yung kanyang level during the time ay malapit na po doon sa tinatawag nating normal water height. Nang ang kanyang opening hanggang ngayon po ay nagre-release pa rin po. One gate yung kanyang bukas at 1 meter po yung height yung nire-release niyang tubig. Kasama na din po yung ipo dam kasi malapit na rin po doon sa
normal water normal water level yung kanyang ano, yung tubig. So ang sinasabi po natin, bago magkaroon ng baha ay nagpaparilis na sila para hindi po umapaw yung tubig ilog. So yun po yung ating ginawa at ay ginawa ng dam operators po natin. Ang magat po ay operated by NIA at yung yun po namang IPO ay sa NWSS po. Okay. Anyway, okay. How do we make sure na hindi magkabaha sa downstream? Kaya po ginagawa yung preemptive release po. Pinagginagawa yung preemptive release po ng tubig. So yun yung ginawa during the past 2 days ng mga. Did you have to evacuate ng tao sa downstream pag bitaw niyo ng tubig? Binibigyan po natin ng 6 hours before mag-release po, binibigyan po natin ng aviso na mag-release po tayo. Oh. At ito po yung sinasabi. Bakit inaabutan talaga sila? Mayroong mga critical areas. May mga areas na inaabutan sila. Opo. Sa ngayon po, ang ating mga dams ay marami pa pong kulang yung iba, lalong-lalo na po yung Amgat. Although umangat kahapon, hanggang ngayong araw na data, ng about 7 meters, hindi pa po tayo umabot sa normal water high level during this time. Ang ibig sabihin po ng normal water high, lahat po ng pangangailangan ay binibigay. Okay. All right. Siyempre, sige, that's mabuti. Test, we need water anyway. Tapat, minamanage natin. But bantayan nyo na mabuti. We don't want that incident to happen na sabay-sabay na nagbitaw, hindi nag-warning sa mga affected areas na magbibitaw ng tubig. Kaya nagka-problema. You be very, very careful about that. Kontrolado naman natin eh. So, kontrolin natin. Huwag tayong, the coordination is, that the coordination required is going to be important na if IPO Dam, Magat, hindi yung basta't hindi kayo nag-uusap. Kailangan nakakoordinate na mabuti. So it's NIA and? NIA and MWSS po yun. Salungado talaga yung sa water. Maybe we should have somebody from we'll arrange to talk to somebody from them para to make sure na walang problema. Okay. Yeah. Okay. Meron pa lang din po, we closely coordinate with the group. Yes. Oo. Pero hindi, very technical yung problema niyo, yung trabaho niyo eh. So you have to decide kung paano, hindi namin masasabi sa inyo because it is, again, it's a technical exercise. So, but you have to make sure that whatever it is you do, na hindi magbaha. That's it. That's it. Ganun lang kasimple yun. Yeah, that's what we need to worry about. All right, thank you. Sige, I think at this point we'll ask you, if you're here, to explain to us if there are any particular issues when it comes to healthcare and ano ba yung report natin sa injuries. Do we have casualties? Yusek, please go ahead. Yes, thank you. Good morning, Mr. President, and to all the cabinet officials present. Currently, Mr. President, we do not have any reported injuries nor casualties across the different areas affected. We already have pre-positioned 83.7 million across the different areas. Our regional offices, our regional teams are going down the areas to check. As of this morning at 8 a.m., we were able to assess some facilities which were damaged, especially in Nueva Ecija. We have one rural health unit which was damaged, although it was just minor. Nabasag po yung salamin dun sa kanilang facility. But they continue to function. May damage, but they're functioning. Yes, Mr. President, they continue to function, although... Did you have to evacuate patients out of the hospital? No, Mr. President. None of the patients were evacuated, okay. Although our hospitals were on standby. Also, we have a damaged infirmary. This is a lower-level facility also in Nueva Ecija, where the roof of the hospital was ripped off. Mm-hmm. So, meron isang area sa lobby po yun at saka sa emergency room. So, nailagay yung mga pasyente naman sa ibang area ng hospital. This is just a small facility, infirmary lang naman po.
and our people are on the ground already doing the repairs. We also have a leaking roof in our Mega TRC. This is our big isolation and quarantine facility in Palayan City in Nueva Ecija. So ngayon po inaayos na rin. We have funds to repair all of these facilities through our quick response funds at nandun na po yung region. What we are really watching out for right now would be the power interruptions because of our vaccine storage for COVID-19. So we already have pre-positioned our generators in Nueva Ecija so that we can maintain the storage of our vaccines. Saan galing? Who will provide it? Meron po yung mga ospital naman namin, nakukuha naman po namin kapag galing. So that's all, Mr. President. We are all mobilized. Meron ako kami mga personnel in the different areas. Our regional team from Region 4A right now going to Bordeaux, Quezon to check our families that were affected. May mga daladala na rin po mga jerrycans and mga medicines and supplies. Thank you, Yusek. All right. Well, I think that we may have gotten lucky at least this time. A little bit, but I think it's clear from this from what we did these last 2 days is that very, very important is preparation. Get people out of the areas of danger. Put all of your assets that you're going to use pagka mag-rescue para mag-relief. Put them in place as much as possible. Prepare all of the, you know, it's really in the preparation. And that's why I think we were able to, and then the LGUs did a good job explaining what the situation was, what needs to be done, anong plano. So I think this is a good illustration of how that can really help. So that's the approach we will take always. That's why we need good weather forecast from PAGASA to give us as much time as possible to prepare. And then since we've done this, all of us here in this room have done this so many times, we really should be, we know what we need to do. We just have to go and do it, and it comes back down to the coordination between, and I think kung tignan natin, kaya yung preemptive evacuation, kaya naging successful yan dahil ka-partner natin na mabuti yung LGU. Kasi sila ang magaling gumawa dyan, na pasabihin sa tao nila na lumipat na sila at may bagyong parating. So that coordination is always very important. So I think it's not yet over, hindi pa tayo mag-stand down. Until I think the point that we can say we can stand down is when the majority of our evacuees are already in their back home. Do we have any idea kung kailan sila makakabalik? Mr. President, depende po yun sa LGU eh. Yung ibang, pero pag yung mga houses nila are damaged, sir, hindi sila makakabalik agad. But we have enough food, sir, to sustain hanggang 2 weeks pa, sir, while they're repairing their homes. Pero yung mga wala naman po damage sa homes, kadalasan report lang po sa amin, binaha, naputik yung mga gamit, damit, maglilinis lang sila. So, makakabalik po yan, maski ngayong hapon, pag wala ng tubig, Mr. Okay. President. Good. Wala pa yung report na damage, completely damage, partially. Wala pa akong, hindi pa po, sir. Hindi pa nagagawa, they haven't gone out yet. Well, hindi pa ho nakaka-uwi yung iba, sir, kasi mataas pa yung tubig. Pero magkakaroon ho kami ng aerial survey mamaya, sir, sa DSWD. Oh, sige. Basta we make sure na kung sino yung nasa evacuation centers pa. Nagsuportahan, they have everything. They have the, may pa yung nakinakain. Yun lang naman ang kailangan natin gawin until it's time for them to go home. Pero ang isa pong hinihingi namin, sir, is kagaya po niyan, pag gumanda na po ang panahon, dahil ginagamit talaga may eskwelahan as evacuation centers, we really need to have an evacuation center in every municipality, lalo na po yung mga typhoon at flood-prone areas. Why do you say that? Hindi na pwede? Kasi sir, pag maganda na ang panahon, may araw nandoon pa rin po yung mga evacuees dahil nasira ang bahay nila. So hindi po yung mga estudyante magsisiksikan sa ibang classrooms. Oo, ginagamit po. Kaya ang talaga pong dapat, sir, ay meron tayong sariling evacuation center every time para hindi po na-disrupt yung mga
pag-aaral ng mga bata pag maganda ng panahon. Ano mga mag-ano ka nga ng ano? Can you conduct a quick study? How long does it take yung mga partially damaged homes, completely damaged homes, how long does it normally take na makabalik sila sa, or umalis sila sa evacuation center? Usually, in the experience of the DSWD over the many years na nagkakabagyo tayo, nagkakadisaster tayo, pagka yung pamilya na partially damaged ang kanilang ano, tahanan, o fully damaged, how long does it take them to get back? Usually, hindi ba? Ang based on experience, sir, tops para po. Alam natin kung ano yung pangangailangan. Kung mga nawala lang po ng bubong, usually bubong, sir, nawawala eh. Usually, sir, 3-4 days, sir, pag nabigyan na po natin ng AIC, sir, yung family, ayun, nakakabili sila ng materials so they can go home. Oh, sige. Alright. That's a good point, just evacuation center. Well, anyway, as I said, the key to this is, marami naman magkikritik pa naman tayo nito. But I think that the preparation that we did all day yesterday, just making sure that everything was pre-positioned, we had a plan for whatever would happen, we were ready for all of this. You might think that we overdid it. There's no such thing as overkill when it comes to disasters. So tama ito. You put everything in place and kahit mabuti na yung sobra kaysa sa kulang. Well, all right. Unless there's anything else that we need to discuss. Okay, I think let us proceed as we have been going. We monitor it clearly. Pag may lumabas na pangangailangan, somebody humingi ng tulong, then we will go and do it. We will wait for further information from the technical people in the Department of Energy so that we know how we can. We have to tell the people by tomorrow, by the day after tomorrow, papa pwede na. The hospitals, just get them back to full function. And our communication seems to be all right, so that's in place. DSWD has sufficient supplies to provide for those who are displaced.